Kamusta na po kayo? Okay lang po ako. Naalala mo ba nung dati nag-date tayo? Ayun. Sakay nag-date, Chang. Grabe si Chang. Sabi, Intramuros. Nagkita kami doon. Baka doon kayo. Kaya naging Luneta Park yun eh. Kasi doon kayo nag-date ata. Yes, doon sa may malapit sa Kalabaw. Nakalimutan mo na? Grabe siya. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na nandito kayo? Ako po yung nagagalak at nandito po ako bilang bahagi sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kinakabahan po kayo, no? Oo, so medyo po. Medyo raw. Malamang inaalala nyo pa ho ang ngayon mga naisulat. Yan! Diba? Yan! Ano po ba yung mga naisulat nyo? Ang Dolly Metangere at El Filibusteris. Tama! Tama! Ano po ba ang kabuuan ninyo pangalan, Jose Rizal? Ang aking pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realondo. Realondo. Ah, galing. Galing. Na kayo po'y ipinanganak ng anong taon? Yan. Pinanganak ako noong Hunyo 1861. Yan. Galing. At alam nyo ba na inoperahan nyo rin ang inyong ina? Natatandaan nyo po ba yon? Ang kaliwang mata ng inyong ina? Ako po ang nag-opera sa aking ina. Kaya ako nagpursige na aking medisina. Ah, tama! Dahil kayo po isang doktor! Tama! Yes, tama! Tama. Yes! Doktor. Sino nga po uli yung naging kapartner nyo noon na mestiza? Yung ipinagpalit niya sa akin. Nag-selos ka pa siya. Sino yan? Sino yan? Si Josephine Brackett. Okay na po. Pinagpalit niya ako dun. Correct. Grabe siya. Bakit hindi nyo po nasama ngayon araw to? Ba't hindi ulapin siya? Nasaan po siya? Siya po'y busy. Busy! Si Josephine Brackett ay busy. Kita mo? Ako na may oras para sa'yo, hindi mo pinapansin. Pero ano pong pakiramdam nyo? Dahil ang mga Gen Z po at mga millennials, ay hindi na po kayo natatandaan. At hindi na po kayo nakikilala ng ilan. Ano pong pakiramdam nyo? Ako po ay nalulungkot sapagkat halos karamihan ng kabataan ngayon hindi na nakakakilala kung sino ang pambansang bayani ng Pilipinas. Yun. Kaya dapat talagang inaalala kayo. Ano po ang pwede niyong gawin para kayo po ay maalala at hindi makalimutan? Gawa po kayong TikTok. Pwede. Pilit ko pong bubuksan ang isip at puso ng bawat kabataan para balikan po ang kasaysayan ng Pilipinas. Yan. Tama. Pero sino po ba mga barkada niyo pang bayani ang nakikita niyo ngayon? Sino-sino po? Katulad sino po ni Bayani at Bayani. Hindi! Hindi! Bayani kasi Miro. Sino po ba? Sino po? Mga nakikita nyo? Si Andres Bonifacio. Hoy! Andito po ba siya ngayon? Nararamdaman nyo po ba? Parang nararamdaman ko. Naku! Baka naman sasali. Baka naman sasali din. Naku, nakakatakot yun. Bukod po sa kanya, sino pa? Huwag mo lang ibalik, baka tagaingkan mo. Sino pa ho nakikita nyo? Sino pa ho? Si Emilio Aguinaldo. Ha? Emilio Aguinaldo? Si Emilio? Sanong sa nakaupo rito ngayon? At nakikita nyo rin ba si General Luna? Ayun, si General Luna. Ayun! Saan? Ayun, nakasombrero. Si Dambo po yan. Si Dambo po yan. Iba po yun, iba po. Meron kayong binanggit doon na kataga, parang ang hindi marunong. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ay? Ay higit pa. Sa balansa. Ay, hindi makakarating sa sa paruroon. Ang hindi marunong lumingon sa ay hindi makakarating. Saan po? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay higit pa sa balansa at mabahong isda. Ayun! Parang nahilo ako. Parang pinagsama niya po. Parang na-remix. Collab yun, collab. Hello, hello. Hello, yes, hello pa may. Hindi, ito ba yung ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mas malansang isda? Ayan. Pero for me, is the best. Nanonood ko si anak ko si Ate na para malaman din niya na Tagalog din siya. Yun ang tama, yun ang tama. Yun ang tama. Medyo nalilito na kasi siya. Thank you, Gladys. Si Gladys pala nagturo. Huwag mo na ibuko. Binuko pa rin. Binuko pa, oo nga eh. Pero naalala niyo na po. Gusto niyo ulitin? Gusto niyo ba ulitin? Oh, sige po. Ang hindi? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa balansang isda. Ano po? Saan? Parang nag-hesitant pa sa huli ah. Parang dudo pa si... Parang ang galing na kalimutan lang. Ano yung superhero ka din eh. Kinakabahan kasi siya. Hindi, parang tayo din yan, Bob, superhero. Oo. At nakakalimutan.
patawad po, God Jose Rizal. Pasensya na po. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda. Yun. Or mabaho. Mm-hmm.